Guys, welcome to my channel. My name is Dindo. Kayo ba ay nakakaranas ng pagkalungkot o pagkabagot dahil sa paulit-ulit na quarantine? Lockdown doon, lockdown dito. Huwag kayong papaapekto dahil ang pagkabagot at pagkalungkot ay malaki ang epekto sa ating kalusugan. Pwede tayong magkaroon ng depresyon. Laban lang, pero na akong tips para sa inyo. Ang aking mga tips. Una, makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya sa pamamagitan ng cellphone. Meron tayong Facebook, pwede tayong makipag-video call, basta makipag-usap lang na makipag-usap. Pangalawa, magkaroon tayo ng bonding sa pamilya. Maraming paraan para tayo makipag-bonding. Sabay-sabay tayong kumain, tulong-tulong tayo mga halimbawa, magusto maglinis ng bahay, magsama-sama tayo, tulong-tulong. Pwede rin yung mga kulitan, marami pang paraan para tayo makipag-bonding. Gumawa ng pagkakabalahan. Pwede kang gumawa ng mga online selling, pwede ka, para hindi ka mainip, pwede ka magtinda ng mga load, o sari-sari, kung ano man yung pwede mong gawin, gawin mo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na nag-iisang malungkot. Huwag mong isipin ang mga problema na nangyayari sa ating kapaligiran. Paglaan ang oras para sa pag-ehersisyo. Aba, baka sabihin niya naman, wala naman akong gym sa aming tahanan. Hindi reason ang walang gym sa loob ng tahanan. Pwede tayong magkaroon ng ehersisyo sa pamamagitan lang ng mga basic tulad ng pagja-jogging. Kahit hindi naman tayo lumabas sa loob ng bahay, pwede tayong mag-jogging, jumping rope, o any pang pwede nating pwedeng gawin sa pag-ehersisyo. Kain ng masusustansyang pagkain. Importante ang pagkain ng masusustansya. Kahit hindi naman masarap eh, basta masustansya, kailangan ng ating katawan yan. Alala bilang miyembro ng pamilya, maging mapagmatsyag, mapag-obserba sa bawat miyembro ng ating pamilya, lalo-lalo na sa mga kabataan, sa mga matatanda na hindi pa pwedeng makalabas dahil sa nangyaganap na pandemya. Taong nakakaranas ng depresyon ay hindi nagsasabi. Kayo mismo miyembro ng pamilya makakapag-obserba. Makikita nyo yan, yung mga kilos at galaw o galaw ng mga tulad sa mga kabataan, makikita mo ang mga signs. Kaya kayo ang makatutulong unang-una sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana makatulong ito para sa inyo. At abangan nyo pa ang mga tips na bibigay ko sa inyo sa pagninegosyo, pamamaraan kung paano mag-market sa field. Sana subscribe nyo rin po ang aking channel. At pa-share na rin po